Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat, tanghali, hapon or gabi, kung saan man kayo makapanood nitong aking video. Ngayon, nandito tayo sa labas ng bahay kasi mag-aani or mag-harvest ako ng kalabasa. Gusto ko magugulay ako ng ginataan ngayon, ginataang gulay na may tuna. Yan yung lulutuin kong tanghalian ko kayon. Kaya mag-harvest lang tayo. Dalahin ko kayo dito sa aking kalabasahan. Mag-ani lang ako. Ayan. Ilapit ko para makita inyo. Yung iaani natin para makita nyo siya. Ito na, oh. Kalabasa. Yan. Tanim ko ito. Mayroon pa dito. Dalawa lang yung anihin natin. Kasi maliit pa yung iba. Yan na ang ating kalabasa na ani ngayon. Yan, balik na tayo sa bahay. Manguha din ako nung ibang gulay, sitaw at saka ukran, ito lang ang hindi. Kaya mag-start na akong magluto sa loob. Ayan, ito na yung na-harvest natin kanina. Yan, yung kalabasa ko. Ito yung mga tanim ko. Hihiwain ko lang ito, kalahati lang gagamitin ko para hindi naman masyadong marami kasi ako lang din naman kakain eh. Kaya iriready ko lang, igagayatin ko lang itong mga to. Yan, natapos na akong maghiwa ng mga ingredients ko na lulutuin ko. Ayan, lahat ng ito galing sa garden. Ayan, may talong ako, may tanglad, kalabasa, okra, at saka ito yung pinahabol kong tanim na nasitaw ko. Tapos may maliliit din akong kamatis. Ayan. Tapos ito yung aking tuna or mangko. Ito naman yung aking mga gata, yung unang gata at pangalawang gata. Tapos sibuyas, bawang. Igigisa ko lang ito ng kunti. Kaya dito tayo, mag-umpisa tayo dito sa paggisa. Ito yung aking ulam ngayon. Sa tanghali, ginataang gulay. Ngayon, lagyan ko lang ng konting oil kasi igigisa ko yung bawang at sibuyas. Ngayon, igisa ko lang ng konti itong aking sitaw kasi itong sitaw ang mas matagal maluto. Kaya igisa ko lang siya ng konti. Konti lang, kahit mga 2 minutes lang. Excited ako sa lunch ko ngayon. Gulay mula sa aking garden. Ngayon, ilagay ko na itong yung pangalawang gata. Tapos ilagay ko na rin itong tanglad ko para babango siya. Tapos hayaan ko lang yan dyan siyang kumulo ng mga 5 minutes bago ko ilagay itong kalabasa ko. Kasi itong kalabasa hindi naman ito gaanong matagal maluto. Antayin ko munang kumulo, mga 5 minutes. Ngayon ihalo na natin itong ating kalabasa. Five minutes lang din itong kalabasa. Tapos ilagay ko na itong aking isda at saka yung lahat ng mga ingredients. Last ko silang ilagay. Pakuluin ko lang uli. Ngayon, ihalo ko na itong aking isda. Ipiprito ko sana pero nagbago yung isip ko. Hindi ko na prinito para mas lalo siyang healthy. Walang oil. Kaya ganyan na lang. Ito yung aking talong. Tapos yung okra. Tapos yung kamatis ko. Tapos ngayon, ihalo ko na itong aking yung purong gata, yung unang gata natin. Yan, ganyan lang.
Nilagyan ko na siya ng asin kanina. Ngayon, itong yung pangpasarap na lang. Last kong nilagay. Antayin ko na lang ng mga 10 minutes. Para maluto yung isda ko. Ayan, natapos na yung niluto natin. Luto na siya. Ayan o. Ayan. Ito yung aking ginataang gulay. Yan siya, sarap. Galing sa aking ano, galing sa aking bakuran. Mga tanim ko lahat yan, niluto ko. Yan. Ngayon kakain na tayo. Yan, ito na ang aking pagkain. Ayan, luto na. Kakain na ako at ito yung aking ano, homemade na ano, na milk tea. Ayan. Ginawa ko lang siya. Ayan. Milk tea ko. Ayan. Ang aking homemade na milk tea. Kain tayo. Kain ako. Unahin ko ang aking gulay. Ayan. Gulay galing sa aking garden. Ngayon, kakainin ko. Kain tayo. Kutsara ako, mainit. Sarap talaga pag ano, pag ginataan. Hirap kumain pag mainit, hindi mo mahawakan. Ito ano ko to, hapunan ko din ito at tanghalian ko to bukas. Kasi ako lang naman kakain eh. Hindi naman sila kakain, ako lang. Magluluto lang ako ng ibang pagkain nila. O, sa labas na ako kakain, ang kaso ano siya ay makulimlim, baka biglang umulan, kaya dito na lang ako. At saka ano, yung mga dahon ng mga puno, naglaglagan din eh. Mamaya kakain ako, tapos malaglag dito sa pagkain ko. Kaya dito na lang. Para walang ano, walang sagabal. Ewan ko, ano yan, walang sagabal sa Tagalog. Para di na ako magbalhin-balhin. Kaya ba sigmuuan. Sarap. Sarap talaga basta ginataan. Taga ko nang hindi nakagata. Magsigang sana ako. Kasi sabi ko, magata na lang ako. Total, may kalabasa ako, may sitaw ako, may talong ako, may ukra ako. At ganito na lang ginataan. Sarap pa. Ingat. Murar ako buraho. Ano yun sa Tagalog, buraho? Takaw yun. Takaw ba yun? Laog, buraho, ewan ko. Dami kasing version eh. Daming dialect natin. Minsan nakakalito. Basta ang alam ko lang ngayon, hindi ako nalilito sa kinakain ko. Sarap na sarap ako. Kahit wala akong ano, kasalo. Sarap na sarap akong kumain. Sinasanay na ako. Ako lang sa bahay. Siyempre, nasa school yung mga anak ko. Trabaho yung asawa ko. Ako lang. Pero hindi ako takot. Kahit ano. Kahit malayo kami sa kapitbahay, hindi ako takot. Babarilin ko pag may papasok dito. Pag may mag-trespass yun. Pag kaibigan, siyempre hindi. Pag ano lang, pag yung hindi kilala. Saka hindi naman imbitado. Gusto ko yung tuloy-tuloy yung kain. May tinig kasi.
Yung sitaw ko hindi na masyadong namumunga. Yung ano na lang, yung purple, yung violet na ano, sitaw yung pinahabol ko nga na pagtanim, yun na lang. Pero hindi gaano kasi kunti lang, ilang piraso lang. Sarap ng aking milk tea. Pinapawisan ako. Hindi pa kasi nakaon yung easy. Hindi ko, pinatay ko. Pag ako lang kasi dito, ano, pag hindi masyadong mainit, hindi ako nag-iisi. Pero mamaya pagkatapos kong kumain, iuun ko, pinatay ko kasi mainit. Siguro dahil mainit yung pagkain ko, kaya ako pinagpapawisan. Pughad. Yung kalabasa ko, pughad. Masarap. Saka, kapipitas nga lang, kanina, manamis-namis. Ganon siguro talaga, no? Pag yung gulay, pag bago siyang pitas, tapos lutuin mo, manamis-namis siya. Kaya kanina, nadamihan ko yung paglagay ng asin. Pagtikim ko, nung wala pa yung kalabasa, nung hindi ko pa nailagay yung kalabasa, ang alat, sabi ko lang, ang alat. Tapos nung nailagay ko na yung kalabasa at saka yung ibang gulay, nawala yung alat niya kasi manamis-namis nga itong anong kalabasa. Masarap. Masarap yung kalabasa ko. Kaso hindi pa pala siya masyadong ano. Hindi pa siya yung yung gulang, yung matanda na sa atin, or tiguang, tiguang ba yun, ano ba yun? Dili pa guwang, yun, dili pa guwang ang ahong kalabasa. So, hindi ko magagamit yung ano, yung buto niya, yung liso. Hindi ko pa siya magamit na seedling, sana pala ano. Tinagal-tagalan ko, pero ikina kasi niluto ko na, ikinain ko na yan. Bili na lang akong seedling next year. Kung gusto kong magkalabasa ulit. Pero parang gusto ko mag-ano next year. Magtanim ng mais doon sa may harap. Yung sa pinagtaniman ko nito, gusto ko magmaisan doon. Kunti lang naman, hindi naman yung malaking gawin kong maisan. Kunti lang. Kasi hindi naman ako mag-ano noon, magtatrabaho asawa ko. Taga-ano lang ako, taga-tanim. Siya yung taga-bungkal ko. May ano kasi, yung mga kamay ko, pag napagod, mahirap ikilos. Kaya hindi pwede. Siya ang taga-bungkal ko. At pagod yan sa trabaho, pag ano, pag mag-garden ako, gagawin niya. Kasi natutuwa ako, nag-enjoy ako sa garden niya. At saka ano, libangan ko din pag wala sila. Pag wala kasi sila, excuse me, ikot ako ng ikot, ganun. Para hindi ako nabuboard. Pero ano, hindi na ako masyado nabuboard ngayon kasi ayan, kausap ko kayo para akong si Raulo. Tawa pa ng tawa, baliw nga, parang sisa. Pero okay lang. Sanay naman din kasi akong nasa bahay lang. Lumaki akong hindi lakwatsera. Maglakwatsa lang ako noon, ano, kasama ko yung kapitbahay namin. Palit mi uguan, kanang tubo. Sama na, sugar cane, ano yun sa Tagalog, hindi ko alam. Basta tubo yun sa amin, yung para siyang kawayan, pero kinakain mo. Yung sugar cane nga, tubo sa amin. Yun. Hi, Inding! Kapitbahay ko. Muna yung kuan. Kauban mag-bike-bike, miss bike sa isang tatay. Mamalit niyo kuan o tubo. Hindi kasi ako lakwatsira mo na tao eh. Bahay lang ako lagi. Kasi, palo din naman abutin ko pag maglakwatsa ako eh.
kabahan na lang. Wala pang gulo. Hindi ko kinakain yung ano, yung balat ng talong kasi parang medyo matigas siya. Yung ano ko, ginataan ko, ayan o, naglana-lana. Nag-oil-oil siya. Lana-lana yan sa amin eh, lana. Sarap ng ano, ng isda. Maglan-lan. Ano yun sa Tagalog? Lan-lan sa amin yung ano, yung kainin mo lang yung isda nang walang kanin-kanin or ano, yung isda lang. Lan-lan tawag sa amin. Maglan-lan. Sarap talaga. Maya ko na yan kainin yung mangga. Busog na ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel. Sana'y huwag po kayong magsawang sumuporta sa akin. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. God bless you. Bye-bye.